dekada, pataas ng pataas. Monumento ng mga dumi at kaminaan. Mintay sa atin, halang may bayan at akbayan sa buwan at usugang sa kanatipa papa. Ano na best pa din natin, amang si Arawi ang hanap buhay dito. Una-una akong pagtahod sa atong halang doon nga punong barangay, Honorable Irene Mundin. Tigong baos. Mga membro sa konseyo sa barangay, walay papur-papur ang akong pinagkaliaan. Libi Amante. Ngayon ni Mang Orban. Sa atong City Agriculturist, ni Gerard Buka, kang Mang Ruth Maiso, kinitawa na inyo ginilailahon. Kaya sa araw ko nawa ko doon sa iyong doon na panglisong pagitaon. Pagitaon si Ruel Lamile, ang staff sa pinakataas ng staff sa Senior's Office. Punong Barangay Otikalunia, Punong Barangay Karin, o mga kagawad sa nagkalilang barangay ng Buntag, o ilabilagyan sa itong mga mag-uuma, ang itawag na sa parang spine, this spine of the economy, backbone, ang buko-buko sa ekonomiya sa atong sosyedad, may buntag. Mga kaisunan, ang mamlalita sa PIO, good morning sa mga kaupan. Dilili akong kwarta ha, it's not the mayor's fund, kundi punto kini sa atong city government, nga ang ipilagiyahan gyapon sa mga katawahan mag-yapon. Kulang mag-ibig atong mga lupa sa minerals, especially sa zinc. Namutana ko kay Engineer Buka, kung sa may ilhanan sa lupa nga kulang sa zinc. Ang tubang Engineer Buka mao nga kung liki ang yuta, sufficient ang zinc. Sa ato pa kung sufficient yun, muliki yun. Katamatana ko atong snas, bibingka mo ni muliki ni bibingka. Anyway, musyero ko makaisulan sa akong experience sa Japan. We were there last 2 weeks ago. Ang purpose sa mga bisita sa Japan mao ang pag-establish o sisterhood agreement between LG Butuan City o katong mga syudad sa Japan nga nag-specialize sa agrikultura. Usa sa mga syudad ito ang itawag o Itakura. Ang Itakura is 16,000 ang mga lumulupyo sa mga masyudad. Apan ang ilang ira niya butog doon ang 3.2 billion pesos. Anyway, dito sa Itakura, naibawa na ito nga ang pinakakusog dito nga hugpon sa mga mag-uuma ang cooperative. Kung itanaw na ito ang sistema sa cooperative, huwag yung kalainan sa atong sistema. Gikan sa membership, capital build-up, sa ilang mga operation, sa ilang financing, marketing, post-harvest facility, tanang butang nito parehag yun. Apan namutan ako kung pilay average nga output sa mag-uuma per hectare, ang tubag 9 metric tons per hectare. Kung ino ko lang i-convert into number of kabans, it's about 180 kabans per hectare. Kung yun ang matala ko, kapila man mo, mosaikol sa katuig, kaduwara sila. Apan kung ano man nga, usap sa pinakanato dito sa Japan, sa mga syudad, mga mag-uuma, sama ka nato. Kung lantaw ni mo ang cycle nato sa Pilipinas, katulog. Imagine na lang mga kaisunan, kung atong mga pareho ang atong output, sa ilang output, 180 kabans per hectare times 3. Asa naman mo dapat karon? Taas na yun, di ba? Kung sa may wala nato nga na dito, wala man tingali. Tanan man siguro nga aspeto sa pag-uuma.
Ado naman, kita accept. One, mechanized sila dito. Gikan pala sa pagtanong, pag-harvest, puro makina. So, nisaway ko dito, natagpo na ko rin usak ka mag-uuma, ang iyang kamot, wala, paralyzed ang iyang kamot. He was about 40 years old. Ang iyang ipanagiyahan, tulo ka hektarya ragyot. Iyang itamnan ang duwag tunga, ang humay, ang katunga, cucumber, kanang Japanese cucumber. Namutan ako, pilay iyang abot sa usa ka tuig, sa duwa ka cropping. Pag naapila, 8 milyones ka pesos. Ado na siya planter, ado na siya harvester, sa iyang balay mismo, ado na yung dryer, ado na pagi sa rice mill na gamay, o niya cold storage para sa mga gulay. Nungutan ako, pila man katrabahante ang naagali mo sa duwara, ang akong tigulang na amahan o tigulang na inahan. Mga kaisunan, nito na yung budutun, I really propose to the city mayor, co-mayor, I am interested in forging an agreement with you because I want to help my people at least in Butuan City. So, mawala talaga ang communication kung iyang ginawa ng proposal, adun lang kita partnership sa Itakura. Apan kanto mga, katapag kanto mga trade secret dito, dalon din eh. Nisunan ko makinsunan sa mga used ng mga tractors o mga equipment. Ang harvester nga giyon ako nga mo-harvest sa humay, mo-bukot sa humay, ang humay giyokon, isulod og tubo, paghagbong, pili na, diretso na. Namutan ako, pila man ni siyang second hand. Ang tubag, 10,000 pesos. Kay katuloy ang mga makina, ipang labog na to. Sulipalip ko nito sa ako, tulog na buo. Ang problema lang daron, ang freight. Medyo mahal ang pagpadala kay 100,000 man. Atong isudyuhan ang pamaagi, kundi pwede nga ito nalang pangayoon dito, dalon din eh, para magsugod na tao, mechanized farming. Kaya huwag yung laing paagi. Ikaduha, wala na yung fertilizer dito, kundi puro organic na lang. Ang ilang mga vegetable garden, kung imong tumban, mulubong imong dilog 6 inches. Kapasabot sa klase sa soil. Grabe ka humok. Muna ang walit o giling. Ang radish dito, murang pipsi ka na ko. Ihunaan na mga isunan. So, pasabot ka. Sa gamay pa ko, at magkaroon. 50 years ay nilabay. Ang atong abot, maurang hapon. Despite all the trainings ng atong ibuha, ang atong abot, pareho rang hapon. Wala ba tayong karapatan ng malambong sa atong Panginabuhi? Di ba doon na? So kana ang atong tupagunan niya, damlag. So napay naman tayong chance kaya po. Maningkamot lang ta. No? So mga komensahe, siguro mo gini. Tingali ato na po yung mga traditional na pamagi sa pag-uma na angay na itong uspon. Kaya bisa pa ihatang tanan ka na itong karun, apan ang mga pamagi, nga dili gyud maayo para mudagan na itong abot, ato ka ng ilisan. Kung sa hinahinay mga kaigsunan, mamahimo niya nga mag-uuma nga usa sa pinaka dakong income dili sa atong Pilipinas. Ang atong damgo, mao nga mahimo ang Butuan, nga organic capital, organic center for vegetable and even rice production, no? So ito, pasalamatan ang city government, hindi nga tabang, at least makatabang na rin sa ginagmay nga pamagi. Salamat! Mabuhay ang mag-uuma.